Kayo po, alam nyo rin po kung sino yung may mga bukas. Yeah, well, pag kinakusap ko, naalaman ko. Ako po, bukas po ba ako? Very much. Sobrang lakas ka. Very, very. Very open. Very open. Huh? Very open. Very open. It's very, very psychic. Paano nyo po nasa... Bukas po kasi talaga ako sa mga lalaking pumupunta sa bahay namin. Pero sa multo... Ah! Paano nyo po nasabi yun, sir? Kasama na yun. Totoo po talaga. Bukas ako. Yes, bukas. Maybe you're too occupied with a lot of things. Yes. Kaya minsan di mo na lang napapansin. Yeah. You are. Oo. Alam mo, marami na ako pinagsisihan sa buhay. Isa sa mga pinagsisihan ko ngayon ay yung tinanong ko yan. Mas mabuti sana hindi ko na... Tinanong. Pero wala pa po ako nakikitang multo eh. Not yet. Not yet. Ano po ibig sabihin ng not yet? So pwede may makikita ako? Ganun? Oo, syempre. Or Robert, maybe nakikita niya pero hindi niya na-recognize na nakita niya. Right? Oh. Or maybe, hindi mo nakikita pero nararamdaman mo, narinig mo, naaamoy mo. You're not just aware. Hindi naman kasi lahat ng psychic ability yung naka-base lang sa nakikita. So ibig sabihin minsan, kasi meron naman talaga, wala po talaga akong nakikita sa pagkakaalam ko. Pero minsan parang may nararamdaman ako, parang may something. So ibig sabihin nun, nung naramdaman ko yun, totoong may naramdaman ako. Yan na. That's called clairsentience. Yan ang beginning of it. Totoo yun. Ano pong itsura ba ng multo? They manifest in different ways, Vice. Because some of them are hazy. Ways. Some are hazy, some are transparent. Pero some are solid, like nakikita nitong si Jade. No? Ako rin nakikita na rin, solid. Hindi mo alam na multo sila. I'll tell you a story about that na hindi ko alam. Ano? It happened in Makati building. I had a meeting in an insurance company at the 9th floor. Tapos yung aking host, dinala ko sa elevator. When the elevator doors open, may tatlong lalaki nakita ako na construction worker, gray, construction overall, ganyan. Tapos, pababa, supposed to be yung elevator, umakyat. Bumaba yung tatlo sa 11th floor. We were at the 9th floor. No? Tapos bumaba ulit. Nagtaka ako bakit umakyat yung elevator. Sabi ko, siguro nagkamali lang ako. Pero hindi ko talagang maintindihan kung bakit. Tinawagan ko si Ed, yung aking host. Sabi ko, Ed, alam mo ba, nakita mo ba yung tatlong lalaki na nandun sa elevator na kasama ko? Sabi, sinong lalaki? Yung kasama ko na umakyat sa nandun sa elevator. Sabi niya, you are alone when you enter that elevator. Sabi ko, hindi, meron tatlo overall naka-construction worker. Hindi, nag-iisa ka eh. Sabi niya, gano'n. No? He was insisting. Sabi ko, okay, why don't you investigate, sabi ko, what happened to this building? After 1 week, he called up and said, you know, Jimmy, itong building pa lang ito, nung under construction, nahulog or nag-collapse ang isang floor and several construction workers died. What were they wearing? Sabi niya, gray overall construction apparel. So yung tatlo kasama ko, multo. Hindi ko alam. So yung mga multo, maaaring hindi nyo alam na multo sila, tapos pwede nyo silang makita, makasabay, makausap, pero hindi nyo alam na multo sila. Maaari. Okay. Multo po ba kayo? Ako sure ako hindi ah. Hindi po sila. Talang mo sa kanila. O baka naman hindi nyo lang din alam. Gandang gabi ka, pamilya! Gandang gabi, ma! Yes! Magandang gabi at magandang maganda tayong lahat!